Sa kabila nga po ng pagkawala ni Kevin Durant sa Brooklyn Nets ay sila na nga daw po ngayon ang nangungunang kupunan sa Eastern Conference. Yan nga ang unang balita na pag-uusapan natin dito, na susundan ko na rin ng balitang tatlong player na posibleng i-trade ng Golden State Warriors, at ang balitang nagsalita na nga po si Russell Westbrook sa inita nila ng kanyang head coach na si Frank Vogel. Kaya tara, simulan na natin yan. Bago nga tayo magsimula ngayong araw na ito dito sa ating pinakabagong pag-uusapan, ay shoutout muna nga pala sa lahat ng laging nanonood dyan at laging nakaantabay sa mga videos na pinapalabas ko. Bisitahin, i-follow at i-like nyo na ang ating Facebook page, JZone TV, dahil meron din tayong mga NBA balita doon. Mag-subscribe at pindutin na rin ang notification bell sa akin channel para lagi kayong maging updated sa mga nangyayari sa NBA. So tara, halina't ipagpatuloy na natin to. Bagamat man nga po hindi para naman tuluyang nakukumpleto ang puwersa ng Brooklyn Nets ngayong season sa pagkawala ng ilan sa kanilang mga manlalaro kagaya nina Kevin Durant, Joe Harris at Paul Millsap, ay nagagawa pa rin naman nga po nilang manalo sa kanilang mga huling laban. Sa katunayan, dahil nga po sa magagandang performance ng kanilang team, ay naungusan na nga po nila ang Chicago Bulls sa pagiging top 1 sa standings ng Eastern Conference. Hindi nga po kayo nagkakamali sa inyong narinig. Ang Brooklyn Nets na nga po ang itinuturing ngayon bilang best team ng East, sa pagkakaroon nila ng kasalukuyang record ngayon na 29 wins at 16 losses. At nangyari nga po ito matapos silang manalo sa kanilang game kontra sa koponan ng San Antonio Spurs. Sa kabila nga po ng hindi paglalaro dito ni Kevin Durant, ay nagpakitang gilas rin naman nga po ang kanilang mga natitirang superstar sa pangunguna ni James Harden, nakapagdala ng 37 points, 10 rebounds at 11 assists. Inalalayan rin naman nga po siya dito ni Kyrie Irving, na kumuha rin ng 24 points upang mabigyan ng panalo ang koponan ng Brooklyn Nets. Habang lumiko naman tayo sa ating sunod na storya na pag-uusapan dito sa tatlong manlalaro na pwede nga daw i-trade ng Golden State Warriors. Malino naman nga mga idol na kahit man nga po nananalo sila o nanalo sila kontra at sa Houston Rockets, ay kita nga po na masyadong namumroblema sa kanilang mga laro ngayong season, gayong kulang nga sila ng big man at isang playmaker. Kaya ang naghihisang paraan na lamang nga po upang masolusyonin nila ang kanilang problema ay sa pamamagitan ng pagkuha ng magagaling na manlalaro sa loob ng trade market. Pero bago nga yan mangyari, ay kailangan muna nga po nilang magsakripisyo ng ilan sa kanilang mga player. Kailangan pa rin naman nga po nilang bumuo ng isang magandang trade package upang makumbinse ang ibang koponan. Subalit ang tanong, sino-sino naman nga ba kaya sa kanilang mga manlalaro ang kanilang ipamimigay bago man sumapit ang trade deadline sa 10 ng Pebrero? Well, base nga po sa inilabas na balita, meron nga daw silang tatlong player na pwedeng i-trade na kinabibilangan ni na Damian Lee, ni Manja Bialitsa at si Moses Moody, na madalas lamang nga po nilang ginagamit sa kanilang mga laban. Dumiretso naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan dito sa balitang galit pa rin naman nga po si Russell Westbrook sa ginawa sa kanya ng Los Angeles Lakers. Kung inyo nga pong matatandaan, ibinangko nga po ni Coach Frank Vogel ang kanilang superstar si Russell Westbrook sa huling mga minuto ng kanilang pagkatalo noong nakarang araw kontra sa Indiana Pacers. At sa unang pagkakataon ay nagsalita na rin naman nga po dito si Russell Westbrook pagkatapos ng kanilang laban kontra sa Orlando Magic. Ayon nga po sa kanya, hanggang ngayon nga po ay naiinis pa rin sa ginawa sa kanya ng Lakers. Hindi nga daw po niya matanggap na bigla na lamang nga po siyang ibinangko gayong dikit noon ang kanilang score. Pero inamin rin naman nga po ni Westbrook na wala na rin naman nga daw po siya doong magagawa, kaya kailangan na lamang nga daw po niyang mas pagtuunin ang pansin ang kanilang mga parating na laban, lalo at medyo mahaba-haba nga ngayon ang kanilang road trip. Maliban rin nga po dyan, malalakas na kuponan rin nga po ang kanilang makakatapat dito, kaya kailangan nga po nilang mas palakasin pang lalo ang kanilang lineup upang sa ganun ay hindi na nila madismaya pang muli ang mga fans ng Los Angeles Lakers. So yun lang mga idol, once again, this is your JZone TV.